Tigil pasada ang libo-libong TNVS drivers bilang protesta sa pahirapang pagkuha ng prangkisa sa LTFRB. Nangako naman ang Department of Transportation na tatanggalin na ang red tape pero hindi pa raw kumbinsido ang grupong nag-strike. Umaksyon si Gerard De La Peña. Maaga nag-ingay sa paligid ng Quezon Memorial Circle ang ilang driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Offline sila ngayon at ang libo-libo pa raw nilang kasama bilang protesta sa mga patakaran ng LTFRB. Reklamo nila, mabagal ang proseso sa pagkuha ng prangkisa. Sari-saring dokumento ang nadadagdag para sa aplikasyon ng Provisional Authority. At hindi pinapayagang bumiyahe ang mga hatchback kahit may utos na maaari sila makapasada hanggang 2021. Kaya sa isang dialogo, kasama ang Anti-Red Tape Authority, may pangako ang Department of Transportation sa TNVS community. Yan ang ating directive ngayon kay Secretary Tugade na nakuha natin. Tingnan niyo kung paano pa mapabawasan yung proseso, mabawasan yung mga requirements para mas lalong mapabilis yung ating pagbigay ng servisyo publiko. May isa pang dialogo bukas kasama ang board members ng LTFRB. Pakiusap ng DOTR sa mga driver at operator. Napakagandang umpisahan natin sa dialogue. Huwag muna tayong magtigil pasada, huwag muna tayong mag-transport holiday. Pero hindi pa kumbinsido ang ilang driver. Hindi tayo titigil hanggat walang papel sa harapan natin. Laway, ano lang po yan eh, iskrimahan ng laway lang yan eh. Kailangan maglabas sila ng memorandum na pinapatigil yung mga hulihan at ibalik. Maniniwala kami diyan kapag yung mga hatchback din nakabalik na sa grab up at makakabiyahe na. Sa grupo naman namin sir, sabi sa amin ng presidente namin, kung gustong bumiyahe, bumiyahe. Pero kung ayaw, huwag pilitin. Pero kami naman kasi sir, talaga nakikisa kami. Sa kabila ng strike, sinabi ng Grab na normal naman ang supply ng mga TNVS sa kalsada. Pero ang mga commuter, nahirapan daw makasakay. Usually, madali, like 2 minutes lang ganyan. Pero ngayon, yun nga, 30 minutes yung waiting time. So I guess that way is medyo matagal siya than usual. Hindi naman muna itinuloy ng mga grupo ang planong pagsampa ng administrative case laban sa mga opisyal ng LTFRB sa ombudsman. Papakinggan daw muna nila ang sasabihin ng LTFRB bukas. Umaaksyon, Gerard De La Peña, News 5.